guys, you are well Ascension po at welcome sa EV Channel na kung saan nag-upload po ako ng electrical tutorial video para sa mga viewers na gustong matuto ng electrical technology na katulad mo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit mo na ang like button at mag-subscribe ka na rin para ikaw ang unang makatanggap ng mga videos ko. Paalala ko lang po, electricity can cause damage to life and property. Kakulang pag-iingat po ang kailangan natin. Gumamit po tayo ng tamang personal protective equipment o tinatawag na PPE. Sumunod po tayo sa electrical safety standards. Sa session po nito, gagawa po tayo ng isang series circuit na merong dalawang bulbs at kinokontrol ng isang switch. So ano po pong hinihintay natin? Tara po! Una po natin gagawin ay i-fix po natin ang ating circuit breaker. Gagamit na po tayo ng battery operated screwdriver dito para mas mabilis na po ang ating installation. Matapos po natin ikabit ang ating DIN rail, i-fix po natin ang ating circuit breaker. Pagkatapos po nun, i-install po natin ang ating utility box. Lalagyan po natin ito ng PVC adapter. Female type po ang gamit ko dito. Set po natin siya gamit po ang isang screw. Then ikabit po natin ang ating mga pipe at ang ating unang junction box. Itong junction box na to ang magsisilbing utility box na rin po ng ating ilaw. Then yung susunod po na junction box or utility box para po sa ating second light. Then i-fix po natin ang ating pipe gamit ang clamp at screw. Shoutout kay Gerald Felix Padriguez ng Gerald Felix Channel. Isa po itong travel vlog dito sa Saudi Arabia. Bumibisita po sila sa magagandang location at tourist sites ng Saudi. Kaya manood po kayo. Then ipinasok ko na po yung mga wire. So kung mapapansin nyo po, yung solid na black is yung line 1 po natin. At yung black na may white, siya po yung switch wire natin. Then yung red po, yan po yung magiging neutral or line 2 natin. Since series po tayo, pinagsama ko na po yung ating mga wire na i-coconnect sa ating devices. At dito po, gamit po ang long nose at plier, strip po natin yung dulo po ng ating wire para sa ating splicing. Kung mapapansin nyo po, lagi ako gumagamit ng long nose at plier pagka ako'y mag-i-strip o mag-i-splice ng wire. Dahil ito po ang tamang procedure sa trabahong to. Kaya habang kayo nagtitraining, magsanay na rin kayo gumamit ng tools. Pero kung may budget na rin naman po kayo, pwede po kayong bumili ng automatic splicer. Pero sabi ko nga po, habang nagtitraining kayo, mas maganda po na masanay kayo gumamit ng long nose at plies. Shoutout po kay Mr. Fernando Cabanilla ng Snackalicious Channel. Isa po itong cooking vlog na kung saan ay nagluluto sila ng mga masasarap na putahe. Panorin niyo po at nang matuto kayo magluto. Iterminate na po natin ang ating line 1 sa circuit breaker. Ito po yung itim. Higpitan natin ang screw terminal ayon po sa torque setting ng ating breaker. Shoutout po sa aking mahal na si Evelyn Ataide Asuncion ng Sapangpalay sa Nasa Del Monte, Bulacan at sa kanyang pamilya. Miss na namin po kayo at mag-iingat po kayo parati. I-join po natin tong ating wire gamit po ang rat tail top joint or pigtail. Then gamit po ang side cutting, babawasan po natin yung dulo
Then, gagamit po tayo ng wire nut. Then, kung mapapansin nyo po, para hindi po pumasok yung moisture sa ating splice, lalagyan po natin to ng electrical tape. Ganun din po ang gagawin natin para sa line 2. Kung mapapansin nyo po, series po tayo galing sa circuit breaker, pumunta po sa switch, then switch po pupunta sa one leg ng ilaw. Siguraduhin lang po natin na mahigpit yung pagkaka-twist po ng wire para hindi po tayo magkaroon ng loose connection na magiging sanhi ng heat o sunog pagdating ng araw. Lagyan po natin uli ng electrical tape para ma-secure natin at masigurado na walang moisture na makakapasok sa ating terminals. So tapos na po tayo sa ating switch. Sasarado na po natin to gamit ang screw. Pinabati ko na rin ang bumubuo ng Free College Entrance Exam Review o FCER ng San Jose del Monte, Bulacan. Ito po ay isang review center na kung saan lahat po ng instructor dito ay volunteer. Sa lahat po ng bumubuo ng FCER, mabuhay po kayong lahat. Shoutout na rin kay GR Antonio, Kenneth Solon at Ricky Kilalang. Ngayon po, yung wire po na galing sa ating switch at yung wire po na papunta sa junction box number 2, dun po natin iti-terminate ang ating receptacle outlet. Strip lang po natin yung dulo ng wire para po mabilis na po tayong mag-terminate mamaya. Then gamit pa rin po ang long nose at plier, splice po natin yung dulo. Gamit po ang wire nut, secure po natin siya. Nakakatulong ng malaki ang wire nut para mas maging mechanically secured ang ating termination o ang ating splices. Then electrical tape uli para sa ating insulation at moisture protection. Huwag po nating tipirin yung electrical tape. Dapat po masiguro natin na meron tayong electrical tape mula sa taas ng ating wire nut hanggang po sa baba ng wire. Mas mura po ang electrical tape kaysa magpagawa ng bagong bahay. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng nag-like, subscribe sa akin channel. Kaya kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na rin. Sunod po natin ang ating second receptacle. Twist po natin ng mahigpit at gumamit po tayo ng wire nut, then electrical tape. Kung wala naman po tayong wire nut, pwede po nating i-splice yan ng rat tail joint lang po. Pero hahabaan po natin ng kabahagya yung ating splicing para po ma-secure siya mechanically. So kahit po mahatak po yung wire, hindi po basta-basta matatanggal yung kanyang pagkaka-splice. Ngayon po, patapos na po tayo sa ilaw. Kung masusundan nyo po, yung switch po at yung dalawang receptacle outlet ay naka-series po.
Binabati ko ang Asuncion family na sana sa Del Monte, Bulacan. Ingat kayo parati. Miss you. At ito po yung ating return sa line 2. Mas maganda po kung continuous cable yung ating nagamit para wala na po tayong splice sa gitna. Pero since ito na rin po yung wire na ginamit natin sa parallel noon, pwede naman po itong gawin. Then i-fix na po natin yung ating mga receptacle. Iayos lang po natin ng maganda yung ating wire sa loob. Sa mga viewers ko po na gustong magpa-shoutout o magpabati, huwag po kayong mahihiyang mag-comment below o mag-like na rin at mag-subscribe para ikaw ang una makalam sa tuwing nag-upload ako ng video. Shoutout na rin kay Mr. Romel Jaime ng San Jose, Mandala. Siya po itong travel vlog na kung saan nililibot niya ang ganda ng Pilipinas. Mag-iingat lang po tayo sa pag-i-screw ng ating mga receptacle, lalo na po yung mga ceramic. Dahil pagka nasobrahan po tayo ng higpit, may tendency po na mabasag yun, ano? So yung sa akin po, plastic po yan. Kaso nga lang po, meron din tendency mabasag po yung plastic. And then ayan po, no? Tinerminate ko na po yung line 2. At bago po natin siya i-operate, ugaliin po natin na magkaroon tayo ng housekeeping. Para sa ganun po ay masiguro natin na walang conductor or small wires na nakakalat na pwedeng maging sanhi ng aksidente. I-install po natin yung light bulb. At isaksak po natin yung temporary power supply. Pero kung tignan nyo po, naka-off pa rin yung circuit breaker ko. Ngayon po, i-on ko na. Sa pagkakataon po, tanggalin po natin ang isang load ng series circuit. Nawawalan din po ng power yung kabila. So, mapansin nyo, tinanggal ko yung second, nawala po yung una. Then, tinanggal ko po yung first, nawala po yung second. So, yan po ang ating series circuit. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, paki-like, share, subscribe na po ang aking channel dito lang sa EV Channel.